Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, mag-unboxing ako ng mga in-order ko sa Sephora and sa Colourpop. So unahin na natin buksan guys itong Sephora. In-order ko to May 15, dumating siya May 31. In fairness, ang haba ng paghihintay ko, grabe. Akala ko nga mag-iisang buwan, 5 days na lang, mag-iisang buwan na siya, diba? Nakakaloka. So ganong kahaba yung pag-aantay ko dito sa product na to. Pagdating niya, excited na excited ako. Akala ko na wala na yung package ko. So, eto, galing to. Ayan. Eto yung information ko. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Ayan. So, ganyan lang siya kaliit. Kasi, dalawang product lang naman yung in-order ko. Try ko lang umorder doon. Kasi gusto ko makuha ng free sample size. At first, akala ko manggagaling ng US yung aking mga item. Kasi ang alam ko, Sephora is galing US, diba? So, itong package ko, nanggaling pa siya sa Singapore. Imagine, 3 hours lang naman ang flight papuntang Singapore. Pero inabot siya ng siyam-siyam bago makarating sa atin. So, huwag na natin habaan tong chikamax na to, daldalan portion. Buksan na natin siya. Yung pinambahid ko dito is credit card. Yan, hindi, pwede nag-offer din sila ng cash on delivery. Pero dahil lagi ako wala dito sa bahay, ang pinili kong mode of payment is credit card. Yun yung pinambayad ko sa kanya. So, ayan yung kanyang pakahon. May Sephora. I-peel na natin to para makita na natin yung nasa loob. Yan. Yan ba? Sino excited? Ako excited ako. Excited ako. Makeup na naman to. Yan. Gastos talaga, no, kapag babae tayo. Di makeup, pabango, gold, pati pagkain, magastos tayo. Once na open na, ayan na yung kanyang pinaka-box sa loob, Sephora. Tapos, di ba ganyan yung kulay ng box nila? Yung itim and white lang. Tapos, meron silang pa-papel. Yan, pandagdag kalat. Hindi, joke lang, pandagdag secure sa item. Hindi bubble wrap yung nilagay nila, no? Literal na papel. Nakikita nyo na ba? Nasisilip nyo na kung ano yun nandiyan. First, itong face mist. Yan. Itong face mist ang una kong in-order. Kasi sobrang sikat nitong Mario Badescu. Tama po ba? Skincare. Yung kanilang facial spray with aloe, cucumber, and green tea. Ayan. Nakalagay dito for all skin type, 4 oz or 118 ml, cruelty free and paraben free. Pag na-open na natin daw to, 24 months lang. Made in USA. Matagal na siyang sikat. Last year pa, pero ngayon lang ako nakabili. Kasi talagang pinag-iisipan ko muna ng maigi kung maganda ba siyang gamitin. And so far, ang gaganda ng mga review na nakikita ko or nababasa ko. And nagkataon guys, naghahanap talaga ako ng facial mist. So, may mga facial mist na ako nagagamit. Pero gusto ko, yung facial mist na magagamit ko is may skincare benefit. So, binasa ko siya, may mga skincare benefit siya. Ito siyang 3 variant. Lavender, rose, and itong aloe vera. So, nakalagay dito, this facial mist delivers a cooling boost of hydration as a green tea provides powerful antioxidant protection, leaving the skin feeling refreshed and revitalized. Yan. Kaya gusto ko siyang matesting, lalo na kung nasa bahay lang ako, pagising ko, pagkatapos ko maghilamos, ayan, magspray lang ako nito. Baka naman may skin benefits talaga siya. So, kaya ako talaga napabili ito. Nasa 500 plus lang siya. Alam ko, available dito sa mga online seller. Pero medyo mahal lang siya ng konti. Konti lang naman, 100 plus. Available din to sa Beauty M&L. Pero medyo mahal nga lang siya ng konti. Konting-konti lang naman. And gusto ko din kasi ma-experience guys yung pag-order sa Sephora. Kaya ako bumili sa Sephora. Yun lang yun. Tsaka free shipping naman siya kapag naka-worth 999 pesos ka, free shipping, and ang kagandahan pa doon, meron ka pang mga free sample size. Kaya trinay ko talaga umorder sa Sephora kahit alam ko may mabibili ako dito sa atin. Andal-dal ko na po ba? Medyo 3:30 na po ng madaling araw dito. Bubukas ko na tong mga package na to. Kasi baka abutin naman ng siyam-siyam bago ko siya ma-i-film sa inyo.
So, tulog na sila daddy, tulog na si Nathan, ako na lang maingay. Mag-alas 4 na mamaya na madaling araw, pero eto, kumukuda-kuda pa din ako sa inyo. Pero syempre, excited akong buksan sila kahit inaantok na ako. Yan, next item. Eto yung next item, Sephora, yung kanyang brand, Vivid Earth Palette Face Palette. Yan. So, yung price niya, guys, ilagay ko na lang sa description ko or dito, yan, pag in-edit ko na siya. Ito na sa 1,143. Kung natatandaan ko pa yung presyo niya. Ito, guys, nauna ko siyang bilhin kaysa sa mga Benefit Cosmetic, yung pinakita ko na sa inyo. Kaya talaga ako napabili nito. Naghahanap kasi ako ng palette na nasa isang palette lang. Yung blush on, highlighter, bronzer. Yun yung hinahanap ko. Kaya ito yung nakita ko. And since bago siya, new arrival sa Sephora, or new product, ito na yung kinuha ko. Tapos imagine, 1,143 pesos. Ang mura lang niya para sa apat na color. Ayan. Apat yung shade niya. So sabi ko, kunin ko na siya, subukan ko. Kasi may nakita akong iba, pero ang mamahal, Maharlika talaga guys, hindi ko kaya. Hindi ko afford. Kahit afford ko, hindi ko siya uunahin bilhin. Yan. So, may sealed siya, pero nakabukas. Siyempre, iche-check nila yung palette. Kung okay ba, wala bang damage bago isend sa akin. Pero medyo nakakatakot ha, kasi ayan nga, medyo maluwag siya. Tapos papel lang talaga yung nakasuksok sa kanya, kaya medyo delikado din. So may kabigatan din naman siya. Itabi muna natin itong kahon. I-check natin siya, ito. Ayan, pink mineral yung kanyang shade or yung kanyang variant. Dalawang variant to. So, yung pink minerals yung pinili ko. Yung isa kasi may pagka-orangey. Hindi ako gumagamit ng ganong makeup or ganong shade. Ayan. So, once na in-open na natin siya, ayan, kung ano din yung itsura ng box niya sa labas, ayan din yung print ng box sa loob. Or yung kanyang pinaka-packaging. Ano lang siya, cardboard, yung packaging niya. So, buksan na natin. Medyo nininervous ako, girl. Baka ito, basag-basag patay tayo. Ayan! Hindi naman! Ayan, guys. So, ang ganda niya. Tsaka, parang ano, parang ambigat. Parang full size yung itsura niya. Hindi na ito dumating, May 31. So, ngayon, June 1 na, kasi madaling araw na. In fairness naman sa kay Sephora, guys, nag-text siya na parating na yung item. So, ito, door-to-door to, hinatid talaga dito sa bahay ko. Ayan, balik na tayo dito sa palette. Ang ganda, oh, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Oh, sino ngayon ang na-in-love ngayon sa shade na to? Yan, yan yung mga shade na gusto kong pang blush on. Yan, meron siyang protector. Yeah. Ay, ang sarap niyang tignan. Tsaka yung ano niya ha, yung bronzer niya, oh, tignan nyo, yung bronzer niya, medyo light lang. Parang babagay sa skin tone ko kasi fair skin ako. Pero yung pagka fair skin ko, hindi ako yung maputing maputi. Maputi ako pero may pagka pinkish yung tone ng skin ko. Kaya naghahanap talaga ako yung babagay na bronzer sa akin. Wala pa ako yung talaga sabihin mo nagmamatch sa akin eh. So ayan o, oh, parang ang ganda niya, light lang. Hindi siya maitim sa face ko. Tapos yung highlighter, may pagka pink yung tone ng highlighter. May dalawang blush tong kasama. Ipagka-subtle lang yung color and then ito parang masyadong magpa-pop up yung color nito. Pero let's see, tingnan natin pag ginawa na natin to ng review kung ano ba yung performance nitong palette nito, kung wale or have. Kung ire-recommend ko ba sa inyong bilhin tong palette na to kasi 1,143, okay na yun for me. Pero tingnan natin yung quality niya, yung performance niya, kung okay ba to sa skin ko. Sa scent, wala akong naaamoy. Teka, Yuki, bakit parang nagre-review ka na? So, sa scent niya, walang amoy. Amoy cosmetic, pero minimal, hindi naman masakit sa ilong. Yes. Ang ganda niya talaga, guys. Nakakagigil. Hindi ko pa rin siya pinagsisisihan na nabili ko siya. Kasi imagine, oh, 1,143, yung benefit na nakuha ko, diba? Ano lang siya? 1,980. Tapos, 5 full pan pa siya.
So, ito, pang konti na lang, isang set na din na gano'n. Pero, okay lang, kasi iba naman yung color niya. Iba naman yung shade niya. Ito, guys, ano siya? Yung net weight niya, magkakaibe. Pero, mabigat siya, ha? Parang, yung, ewan ko kung ano dito. Kasi yung tatlong pan, 3.5 grams. And then, yung isang pan, 4.5 grams. Yun ang nakalagay dito. Yun lang. Wala siyang kasamang blush. As in, palette lang. Pero ang cute niya. Ang cute niya talaga. So, soon, gagawin ko to ng review para sa inyo. Yan. Ang saya naman umorder sa Sephora, no? Ibalik na natin siya sa kahon. Yan. So, dalawang item lang talaga ang in-order ko sa Sephora. 500 plus 1,143. Ito lang talaga ang nagustuhan ko. Tsaka yung ibang gusto ko doon, medyo mahal. Kaya, hanggang tingin na lang muna ako. Yan. So, ito lang muna talaga yung in-order natin doon. Tapos, yung natitira pa sa kahon, another papel. Pero, ang maganda doon, meron akong freebies, tatlong sample size. Medyo dito pa nga ako na-excite eh. Kasi may pa freebies si Sephora. Ang daming pwedeng pagpilian. Depende sa amount. Bibigyan ka nila kung ilang pieces ang pwede mong piliin. Pero hindi ka pwede magpaulit-ulit sa each item. Kunya, itong item na to. Isang beses mo na siyang pwedeng kunin. Hindi ka pwede kumuha ng tatlong beses doon. So, ito yung mga napili ko. Kasi I'm sure safe ako. And ito, wala ng laman. Ang cute. Ito, mga pabango to, guys, eh. Yung brand niya, Huda Beauty. Ayan. Kita nyo ba? Kay Ali, Elixir. Ewan. Pag medyo mamahalin, mahirap talagang basahin. Ito, citrus yung scent niya. And then, ito, vanilla. Ayan. So, ang maganda kay Sephora, gumastos ka na, free shipping ka pa, tapos may mga free sample size ka pa na pwede mong itry. And kapag nagustuhan mo, pwede kang bumili ng full size. Yun ang kagandahan doon, di ba? Paano kung hindi mo nagustuhan? So, sayang kapag bumili ka kagad ng full size. Ito kaya mabango. Alam ko yung Huda Beauty, ano lang siya ha, makeup cosmetic. Pero ngayon, may bago sila. Nag-ano na rin sila, gumagawa na rin sila ng pabango. Ayan. Hindi ko na rin tinignan kung magkano full size nito eh. Pero ayoko pa i-spray. Ayan, ganyan siya. Amoy vanilla. Pero sa susunod ko na lang siya gagamitin ha. Kasi mamaya patulog na din ako. Ayokong nag-aamoy pabango ko kapag ano eh, matutulog. Gusto ko pag umaalis lang ako. Wala akong maamoy. Ito amoy citrus. Ay, ang bango ng amoy niya, guys. Itong ano, citrus. Alam nyo, may naalala akong scent dito sa kanya na gustong-gusto kong pabango. Na hindi ko na rin matandaan kung ano yung pangalan ng perfume na yun. Pero ito siya, halos same ng amoy. Nakakaloka. Ano, okay ka pa? Parang addict lang yun mo. Pero hindi guys, kung matandaan talaga ako, ano yung pabangong ginagamit? Ang tagal na eh, kung hindi high school or elementary, mukhang dinekwat ko pa nga sa nanay ko yun eh. Kasi yung mga ganun time, wala namang pera pambili nun. Pero gantong-ganto yung amoy niya. Hala, pag ito mabango, titignan ko yung full size nito kung magkano. Gusto ko yung amoy niya. Hindi siya amoy citrus na amoy orange siya, pero... Kaya hindi siya amoy floral. Ang bango niya. Gosh. Guys, tapos na tayo kay Sephora. Kay Maring Sephora. Ngayon, dilipat naman tayo kay Kumaring Colourpop. Ayan. Ayan. So, ito ang kahon. Kahon na agimat. Ayan. Alam nyo, ito hindi na bago sa akin. Ganito talaga yung kahon nila. Ganito kaliliit. Kasi, kung hindi nyo pa po alam, isa po akong online seller. Ang mga tinitinda ko, mga US cosmetic. Like Kylie, yung nauso yung mga Kylie Jenner na cosmetic. Tininda ko din yon. Year 2016 or 17. And then, naghanap pa ako ng iba kong maibibenta. Isa to sa binibenta ko, Colourpop. Ayan. Hindi lang mga cosmetic ang binibenta ko. Nagbibenta din ako ng mga alahas. Ayan. As a online seller, syempre kailangan
hanggat maaari, lahat ng product na pwede mo ibenta, yun ang binibenta ko. And more on sa mga pang ladies or pang babae yung mga bibenta ko, mga bags, gold, perfume, ano pa ba, mga supplement na collagen para sa buhok. Ayan, tinitinda ko siya kasi damit. Ayan, nakapagtinda na rin ako ng damit kasi nasa dugo namin ang pagiging negosyante. Ang mister ko, side niya, negosyante din. Mga businessman, businesswoman. Kami din sa side ko, sa nanay ko, mga negosyante din yan, businesswoman. Kaya ako, lumaki akong ganun. So, isa yon sa pinagkakakitaan ko, ang online business ko. Hanggang ngayon, nag-ooperate pa din yung online business ko. So, may hindi lang po yun ang aking source of income. So, isa pa lang yun sa alam nyo, tsaka yung pagiging fruit dealer namin. Yun. May iba pa, pero tsaka ko na lang sasabihin, diba? Ito, in-order ko to sa Colourpop, pero hindi Rekta. Colourpop, and then isa-send dito sa Philippines. Kasi sobrang mahal yung magiging tax niya, and kadalasan nasisira siya, nababasag, or parang nami-misplace na hindi na nakakarating mismo dito sa Philippines. So, ito, in-order ko to mismo kay Colourpop, pero siniship ko to doon sa US, sa kamag-anak namin. Once dumating na to sa kamag-anak namin sa US, tsaka siya ipapadala sa akin kapag may uuwi, ganon, para mura lang, or kung wala naman talaga uuwi, isasabay sa balikbayan box. Syempre, may bayad din yun, guys. Hindi naman libre po yun. Kaya medyo matagal din yung pagdating ng mga product. Ayan. Bukod sa mga panindang in-order ko, order din ako ng para sa akin. Ayan, once na binuksan, ganyan yung pakahon ni Colourpop ngayon. May pa-card. WhatsApp Buttercup. Ayan ang nahalagay. So, may mga lip product ditong kasama kung in-order, pero hindi to para sa akin. Kasabay lang to sa mga item na ibebenta ko. Yan. Ang talagang in-order ko para sa akin is yung mga blush on ng Colourpop. Hindi pa ako nakakapag-try ng blush on na Colourpop. Ngayon pa lang. So, ang tawag dito sa blush on na in-order ko, create your own palette. Nasa ano siya? Nasa... Nung binili ko to, nasa $52 siya. Ayan. Yung kanilang create your own palette. Gaya nga ng ano ko, gusto ko kasi... mahilig ako sa blush on, guys, eh. As in, kung ipapakita ko sa inyo yung makeup collection ko, more on, ang mas madami dyan, blush on talaga. Yun talaga ang pinakalamang dyan. Sobrang hilig ko sa blush on. Hindi ako mabubuhay nang walang blush on talaga. And kahit may nakita kong blush on, talagang tinitingnan ko yan at gusto ko siyang bilhin. Pero syempre, hindi naman lahat ng blush on, binibili ko. So, tinignan ko pa din yung color. Kung meron na akong ganun, hindi ko na siya bibilhin. Ngayon, ang gusto ko talagang itry, itong Colourpop. It's my create your own palette. Doon ako na-intriga. Syempre, diba? Ayan. So, yan siya. Ito yung pinaka-palette mo. Ayan yung napili kong design. Maraming design na pwedeng pagpilian. Ayan. Ito, cardboard lang siya, guys, ha. And then, magnetic to. So, wala pa akong gantong klase na palette na nandito lahat yung blush on na gusto ko. And nakaganyan lang siya. Ayan, wala pa. As in, single lang siya. Single na lagayan. And puro yung mga parang sa babasagin, ganon. So, nag-decide ako, umorder ako ng para sa akin. Yung nakaganyan siya. Tapos lahat ng shade na gusto ko, kinuha ko. Para nandito na siya lahat, diba? Ito na lang bibit-bitin ko. Wala nang kahirap-hirap. Pero meron din siya kung gusto mo may kasamang highlighter, face powder, bronzer. Kung gusto mo din ng mga eyeshadow, pwede. Merong ganun sa Colourpop. Kasi nga, create your own palette. Pero since ako mahilig ako sa blush, puro blush on ang kinuha ko. Ang higpit ng pagka-magnet niya, guys, ha. Ayan. So, 6 na blush on yung in-order ko. Ayan. Hindi ko sila mahawakan lahat. Pero hindi ko muna siya ilalagay, guys, ha. Isa lang yung ilalagay ko, itry ko ilagay. Kasi gagawan ko to ng review. Baka pag pinasok ko na silang lahat, wala na. So, ayan yung packaging niya. Buti nga, nung chinek ko, hindi sila nagkabasag-basag kasi nirap siya ng maayos ng tita ko. Kaya hindi siya nagkabasag-basag. Last time, yun nga, yung pinadaretso ko dito, and courier yung ginamit ko. Hindi ko nababanggitin kung anong courier yung ginamit ko.
grabe. Ang daming nabasag na mga highlighter with blush na palette. As in talaga, literal, lahat basag. As in, basag-basag. Ang laki kaya na lugi ko noon. Kaya simula noon, hindi na ako nagpa-ship na gamit ang ibang courier. Sa tita ko na lang muna dadaan para balutin niya ng maigi, i-bubble wrap niya ng maigi. Kasi pag doon, hindi nila binabubble wrap or hindi nila chine-check. Ayun. So, kung doon sa tita ko, chine-check niya pag dumating yung item, kung may diferensya, pwedeng palitan. And kung wala naman diferensya, babalutin niya na lang yun ng maayos para makarating sa akin ng safe. So, grabe, diba? Ang laki kaya na nadugi ko noon, libo-libo. Kasi ano ko eh, marami akong in-order. Kasi marami rin akong buyer. And medyo may katagalan din bago dumating. Then, hinihintay ko nga may uuwi or kung paano ipapadala. Kaya medyo madami ako umorder. Ayun, ang dami ko nang sinabi. Ayan, so, ito yung packaging niya, pressed powder cheek. Ayan, tapos ito yung pinaka blush on. Ang laki nung ano niya, ha? Nagulat ako, in fairness. Ang laki nung pan. Ayan, parang kasing laki na nga siya ng palad ko, eh. This one, guys, in the shade Romcom, pressed powder blush. Yun lang, walang nakalagay ko ilan grams to. Ah, dito, 6.5 grams. Ayan. So, pumili ako ng 6 na shade para sa $52. So, nasa mga ano yun, kwentay natin. Sa $2,756, may shipping fee kung hindi tao mismo magbibit-bit nun. Kung ipapa-courier mo siya galing US. Pero ako madalas isang kahon para sa akin or isang maleta para sa akin. Nagbabayad pa din ako ng charge para sa luggage. Yan, so, ang laki niya oh. 6.5 grams. Yung color niya may pagka parang peach red yung dating. Medyo hindi ako magaling mag-explain sa mga color, ha, pero ang ganda ng color nito. Ayan, yan yung mga gusto kong shade. So open na natin yung scent niya. May naamoy ako sa kanya, pero hindi mabaho. Amoy cosmetic, pero may something scent siya na mabango-bango, pero hindi naman sobrang as in literal na masakit sa ulo, masakit sa ilong. Hindi, okay lang. I-try natin ilagay dito. Magnetic, guys. Uy, oo nga, oh, nag-magnet siya. Ayan. Uy, in fairness, ha, yung pagka-magnet niya, paglagay ko, as in, nahigop niya kagad, na-magnet niya kagad. Maganda tong magnet na to, matibay. Hindi siya yung mga pipitsugi na magnet na mahuhulog yung product mo na delikado. So, first time ko talaga magkaroon ng magnet palette na nandito na lahat yung shade na nagustuhan ko. Ayan. So, isa lang muna, guys, yung mapapakita ko sa inyo kasi gagawin ko siya ng review kung maganda ba yung performance niya, yung quality niya, yung color payoff niya, kung pigmented ba, blendable ba, or ano bang ganap dito sa blush on na to. So, yun lang, guys, yung mga nabili ko sa Sephora and ColourPop. The rest, paninda ko na po yun. So, kung gusto nyo makita yung mga paninda ko, punta lang kayo sa IG ko. Lahat po yan authentic. Hindi ko po, guys, pinopromote yung aking store, ha. Kumbaga, nasabi ko lang sa inyo kasi yun naman talaga yung totoong ako. Bago ako nag-YouTube, isa po akong businesswoman. So, kung nasa sa inyo na yun, kung naghahanap kayo ng ColourPop na gusto nyong bilhin or kung gusto nyo ng authentic at sure kayo na authentic, sa akin po, authentic po siya. So, nasa sa inyo na po yun, guys. Yun lang, guys. Guys, sana nagustuhan nyo yung aking Sephora and ColourPop unboxing. And nagustuhan nyo yung konting chikahan natin. Ayan, na-miss ko talagang humarap ulit sa camera. Medyo yung mga in-upload ko nakaraan, may mga bago. Pero, mas gusto ko yung ganito eh. Mas, as isa ko, mas natural ako. Mas, eto ako eh. Kasi madaldal po talaga ako. Parang nasa harapan ko lang kayo, parang nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo. At ito yung stress reliever ko na may kakwentuhan ako, na parang nakikipagchikahan lang talaga ako sa inyo. Ayan. So, mas masaya, diba? Kaysa sa yung makeup-makeup, parang natetense ako. Pag every time na gumagawa ako ng makeup review, guys, natetense talaga ako. Baka mamaya mali yung masabi ko, nabubulol yung dila ko. And grabe, sa editing, ang haba ng oras ng kinakain ng editing kapag makeup review yung ginagawa ko. Kasi parang kinakabahan ako. Kasi parang ayoko magkamali sa bibitawan ko salta. Pero pag ito yung mga ginagawa ko, vlogging, unboxing, haul, yan,
As is ako, hindi ako masyado ninenerbios, hindi ako natatakot, ayan. Ang natural lang ako, ayan. Kaya ang saya pag ganito, ayan. So, dadalasan ko pa guys para makipagchikahan sa inyo. Sana nagustuhan nyo lahat yung product na pinakita ko sa inyo. And huwag po kayong mag-alala, gagawan ko po to ng review. And tingnan ko guys kung maire-recommend ko ba siya sa inyo. Please subscribe, please like, and please share. So, yan lang po. And thank you for watching. See you on my next one. Bye guys! Bye.